Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusan niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ay magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila at hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain, at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Just go.
Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubon siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego na pumunta sa pista upang sumamba, lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon,
ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Magandang umaga din po sa ating mga kapatid na nakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito via live streaming at sa mga kapatid nating nakikinig sa Radyo Totoo 95.9. Mga minamahal ko mga kapatid, mahal nyo ba ang inyong sarili? Sino ang nagmamahal sa sarili? Taas ang kamay. Sino ang hindi nagmamahal sa sarili? Meron ba? Wala naman nagsabing huwag nating mahalin ang ating sarili. Sapagkat dapat rin naman talagang alagaan natin ang ating mga sarili. Kasalanan din ang magpabaya at abusuhin ang sarili. Kaya nga dapat kumakain ng tama, nagpapahinga, hindi puro trabaho. Dapat ay may panahon din para mag-relax. At kung may mga pagkakataon, kailangang lumayo, makisalamuha sa mga negatibong tao. Kailangan natin yan. Pero huwag din naman yung sobrang labis o sobra-sobrang pagmamahal sa sarili. Huwag din naman yung lagi na lang ikaw ang uunawain at yung laging gusto mo ang nasusunod. Hindi rin pwedeng ayaw nating makaranas ng hirap. Hindi rin naman pwedeng ayaw natin sa sakripisyo. At hindi rin pwedeng ayaw nating magtiis o hindi natin kayang magtiis. Tandaan natin, ang paghihirap at ang sakripisyo ay bahagi ng ating buhay at mahalaga sa ating buhay pananampalataya. At napakinggan po natin sa ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, kahit ang ating Panginoong Jesus ay nagtiis, bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At sinabi rin po ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ito ang naging buhay ng ating Panginoon. Siya ang butil ng trigo na nahulog sa lupa, namatay
at namunga ng marami. Sa kanyang pag-aalay ng buhay ay naligtas tayo at nagkaroon ng bagong buhay. Kaya pinapaalalahanan din tayo ng Panginoon. Maliban tayo mamatay sa sarili, hindi tayo mabubuhay at makakapagbigay ng buhay sa iba. At sinabi rin ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Mahalin mo ang sarili mo. Pahalagahan mo ang sarili mo. Sapagkat maraming tao ang nakakalimutang alagaan ang sarili, nakakalimutang pahalagahan o mahalin ang sarili. Pero, don't be obsessed with yourself. Because self-centered people don't have any extra energy for anyone else but themselves. They are self-centered people. At hindi ito ang nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon na tayo ay matutong magsakripisyo at mag-alay ng ating buhay sa iba. Katulad ng isang magulang na naghahanap buhay, nag-aalaga at gumagabay sa kanyang pamilya. Tulad ng mga anak na nag-aaral ng mabuti, tumutulong sa magulang at gumagawa ng mga gawaing bahay. Katulad ng isang empleyado na ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Katulad ng isang mabuting kaibigan na nakikinig at nagbibigay ng payo sa kanyang kaibigang may pinagdadaanan. Katulad ng ating pagising ng maaga, paglalakbay para sa bisita iglesia o para sa pagpunta dito sa lugar na ito para magsimba at manalangin. Ito ay mga sakripisyo sa ating buhay na ating ginagawa hindi para sa ating sarili, kundi para sa iba. Maliit man o malaking sakripisyo, still, it is an expression of love. Pagpaparamdam at pagpapakita natin ng pagmamahal. Bakit nga ba nagsakripisyo si Jesus para sa atin? Dahil mahal niya tayo. E bakit tayo na nagsasakripisyo? Dahil nagmamahal din tayo. At dahil minahal tayo ng Diyos. Amen. Sitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sumang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, ang makapangyarihan nating Ama, upang mula sa kanyang luklukan ay pakinggan niya ang ating pagsamo habang minamasdan ang pagpapakasakit ng kanyang sambayanan. Ang atin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Para sa Simbahang Katolika,
upang ang kaluwalhatian ng krus ni Kristo ay magdulot nawa ng lakas at magpadalisay sa puso ng mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami, tinggin. Para sa mga bansa at mga namumuno rito, upang ang kasunduan na ibinigay ng Diyos sa hinirang na bayan ay tanggapin nawa nila sa pamamagitan ng pagpapairal sa sanliputan ng batas ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami, tinggin. Para sa mga taong kapuspalad, upang ang krus ni Kristo ay tanggapin nila at magbigay sa kanila ng lakas nang maging magaang dalhin ang kanilang mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami, tinggin. Para sa ating mga naririto at sa ating mga pamilya, upang ang pagtupad sa kasunduan ng Diyos at ng tao ay maging daan nawa ng pagsasabuhay natin ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami, tinggin. Amang maawain, pagindapatin mo nawa kaming tumugon sa bagong kasunduan. Makamit nawa namin ang ibubungang kaligtasan at inaasam na biyaya sa pamamagitan ng Hesukristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng iyong ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang sa paghahain ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manalangin mo.
Kung hindi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasa walang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace.
kung hindi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isa-isa.
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga nangangailangang matatanda at may sakit na pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po para sa mga patalastas. Sa inyo pong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita po sa screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Maraming salamat po. Sunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga. Maraming salamat po at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito. Mahalin ang sarili, pero huwag maging makasarili. Matutong magsakripisyo para sa iba, ialin natin ang ating buhay para sa ating Panginoon. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.